Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Dito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang Kuya Inyo. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Ayan, nagbago na po yung boses ko kasi hindi na ako bagong gising. Ayan, para mapatunayan po na wala naman akong sakit. Dear Kuya E, magandang araw pong muli at kamusta po kayong lahat? Kuya E, tumawag po ako kina nanay at tatay. Nagkataon po na si Diche ay napasyal sa aking magulang. Long weekends holiday daw sa Pinas lately dahil sa undas at eleksyon. Banggit po ni Diche na ang kanyang bayaw ay nanalo bilang SK chairman sa kanilang lugar at naging maayos naman daw ang lahat ng eleksyon sa kanilang lugar. Congrats naman sa brother-in-law. Wala kasi akong update sa balita sa Pinas. Nag-busy ako kay Boss Archie at sa regular duty ko. Maayos po ang aking mga magulang. Natutuwa sila na tuloy-tuloy na ang paggaling ni Boss Archie. Then napunta po ang usapan sa aming estado naman ni Marie. Tinatanong ni Diche kung tuloy pa rin ba ang agreement ni Marie at Boss Archie sa surrogacy issue. Honestly, Kuya E, this issue was long forgotten. Bakit mo na itanong? Sabi ko kay Diche. Nasabi daw po ni Marie na ang perang down payment ni Boss Archie ay siguradong makakabayad siya ng pagkakautang sa iyo. Kaya ate, kay nanay at sa akin kung magbubuntis siya sa iyo sa pag-uwi at pagsasama niyo sa darating mong bakasyon. Nabanggit din po ni Marie na kung natuluyan si Boss Archie, wala nang kontrabida sa buhay nila ni Christian. Kaya lang, mayroon pa rin siyang utang na dapat bayaran. Sana ang araw ay hindi na lang binayaran ni Christian para quits na lang. However, siguro daw si Boss Archie din daw ang sagot sa kanyang financial problems. Nabigla ako sa paglalahad ng kwento ni Marie. Gaano mo kakilala si Marie? Ang tanong po sa akin ni Diche. Tuloy ang kwentuhan namin ni Diche. Diba 100,000 ang deal kung oras na mag-positive ang pregnancy at 50,000 pesos monthly during the period ng pagbubuntis at extra 300,000 sa pagluwal ng bata. Tama ba, bunso? Binaling ko ang tanong sa aking nanay at Diche. Magkano ba ang nahiram na pera ni Marie in total sa inyong tatlo maliban sa naipahiram ko? Sorry Kuya E, pera ang pag-uusapan, which I hate this topic. To make us clear at maintindihan natin sa papakahulugan ng ating email stories na ito, eto ang pag-uulat ng aking Diche. 70,000 pesos sa iyo Christian, 15,000 kay ate, 15,000 pesos kay nanay at tatay at 10,000 sa akin kay Diche. So total of 110,000 ang napahiram o naitulong namin sa family ni Marie. Ang sabi pa po ni Marie, yung kulang sa bawat buwan na ako ay buntis, hindi na ako magtatrabaho pero may 50,000 allowances pa ako kay Boss Archie ni Christian. Kinuha niya sa akin ang boyfriend kong si Christian, di magbayad siya. Patas kami. Ginamit niya si Christian, gagatasan ko rin siya. Sabi ni Diche, walang kagatol-gatol ang pagpapaliwanag at kwento at balak ni Marie para sa'yo, Christian at Boss Archie. Hindi ba bunso? Binayaran mo yung 70,000 pesos kay Boss Archie mo sa iyong salary? Oo, Diche, ang sagot ko, dahil ayokong isipin ni Boss Archie na pera at posisyon lang niya ang habol ko sa kanya. Hanggang ngayong best friend kami at kahit ako ang boyfriend niya. Niminsan, hindi ako nagpasubok sa pera. Then, sinabi mo kay, tama ba ang naririnig ko, Diche? Kaya ayaw ni Marie tanggapin ang breakup namin ay dahil sa surrogacy plan at agreement ni Boss Archie at Marie. Dahil sa pera lang, napakasaklap namang dahilan nito. Pinagkatiwalaan at pinaniniwalaan siya ni Boss Archie bilang girlfriend ko. Malinis, mabuting tao, may dignidad. Kaya siya ang pinili na maging surrogated mother. Kuya E,
hindi noon pa man ayoko ng topic ng pera. Kaya abot langit ang sacrifices ko to pay 70,000 pesos kay Boss Archie dahil ang utang ay utang. Hindi kailanman sa pagmamahalan, walang sumbatan o gamitan, higit sa lahat tungkol sa pera. Kuya E, para po lumabas sa usapang ito, nagpayo ako kina nanay, Diche at tatay na kung ano man ang ipinangako ni Marie sa kasunduan ng takdang pagbabayad, obligation niyang bayaran kayong tatlo. Huwag niyo pong intindihin ang 70,000 pesos na personal na tulong o hiram ni Marie sa akin. Ako na po ang bahala sa pag-uwi ko. Huwag po kayong mag-alala. Ang surrogacy po ay kailangan ng lalaki at babae para magkaanak at magkaapo o magkapamangkin kayo. Desisyon ko po ito kahit may usapang pera pa si Boss Archie at Marie. Sa ngayon, hindi po importante ito sa pagpapagaling ni Boss Archie. Advice po ng doktor, bawal siyang mag-isip at ma-stress. Kailangan, swabe lang at puro magaan at masaya lang ang kanyang nakikita o nararamdaman. Okay po, nagulat po ako nang si tatay sa loob ng kwarto ang gusto daw kumausap sa akin. Kami lang dalawa. Video call ng ama sa anak. Yes tatay, miss ko na po kayo, ang sabi ko. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Anak, hindi ako nanghihimasok sa kagustuhan sa buhay mo. Tanggapin namin ang nanay mo kung saan ka maligaya. Kung sinabi mo at inamin mo na bisexual ka, ibig sabihin pwede pa kaming magkaapo sa'yo. Opo naman, pero may boyfriend ka, si Archie. Tama po. Anak, hindi si Marie ang dapat maging ina ng anak mo. Marami kaming nakikita na hindi ayon sa iyong pamantayan sa isang mabuting girlfriend at future wife mo. Marami siyang issue sa problema sa pera. Mahilig siyang mangutang kaysa gumawa ng paraan. Alam ko naman ang pangangailangan niya kay paring Celso na ama niya. Dapat ba puro sa atin siya nangihiram at ang mali ay itinatago pa niya sa iyong nanay kung nangihiram siya sa ate mo o sa ditche mo? Bakit hindi niya kayang aminin na pare-pareho kaming hinihiraman? Hindi ko na siya pinahiram nung isang araw na siya ay dumalaw dahil akala niya may pera ako at nasa simbahan ng iyong ina. Ako naman ang hinihiraman, kahit daw 3,000 piso lang. Walang-wala daw po siyang pang-check up sa binan mong hilaw. Gulantang ako sa sinabi ni tatay. Bakit po niyo nasabi? Iyon ang pakiramdam ko. Hindi siya nababagay sa'yo. Napakalalim ng ibig sabihin ni tatay. Ang tatay ko po Kuya E ay ang pinakatahimik, kalmante o walang atraso kahit kanino. Hindi ko siya nakitang nagalit o nagsalita ng masama sa kapwa. Siya ang nagpapayo sa akin na ang bawat babae ay larawan ng isang ina, kaya hindi dapat lokohin. Hindi mo dapat buntisin ang isang babae kung hindi mo siya magiging asawa dahil siya ang ina ng iyong anak. Lord, napakabigat ng binibitawang salita ng aking ama. Nagtapos ang aming video call nang tawagin si tatay ng aking nanay at nagsabing anong secret niyong mag-ama. Biniro ko lang si nanay at ditche ng bye, I love you all. See you on Christmas. 26 years old na ako, sabi ni ditche. Bunso, tumatanda ka na. Yes, ditche, I am grateful to be 26 years old kahit matanda ka na. Bakas na bakas ang kapugian mo. Uy, bola-bola yan. Don't worry, may pasalubong ako sa inyong lahat. Ikamusta mo kami sa tatlong kuya nurses mo at kay BFF mo, si Boss Archie. Then, I turned off the phone. Nag-copy ako while watching si Boss Archie na tulog pa. Para hindi ko siya mastorbo, lumabas ako at umupo sa lounge. Pinabayaan ko pong matulog pa si Boss Archie. Inisip ko ang hidden agenda ni Marie to keep me on her side para sa money deal ng surrogacy. Dahil alam niya na girlfriend ko siya at nag-agree si Boss Archie about this at kung anong ibabayad ni Boss Archie ay siya ring ipambabayad niya sa akin, kay nanay, ate at ditche. Wow na wow, Kuya E, correct me if I'm wrong, I will make her pregnant for the expense of Boss Archie and paid us thereafter. No. Ang tahimik kong sigaw ng aking damdamin, or babayaran ko siya sa similya ko at sa sarili kong pera din.
Walastik din namang idea ito. Gigisahin ako sa sarili kong mantika. Wait lang po, huminga po tayo ng malalim. Siguradong umuusok din sa galit ang mga listeners mo, Kuya E, at huwag tayong padalos-dalos. Wala pa tayong konkretong panig sa hanay ni Marie. Samantalang ayokong masira ang araw ko. Dali-dali po akong nag-shower to wash and cleanse kung anong dumi sa aking naiisip. Kuya E, mannerism ko po ito. If I can say or express my wrongdoings o galit inis, automatically po naghuhugas ako ng kamay o maliligo. Defense mechanism po ito to avoid saying or doing bad things. Water is making me calm, relax, and think before I can do wrong or say something unpleasant to others. Mana po ako sa tatay ko. Diplomatic na tao po ako. 7:30 a.m. na may gamot to take si Boss Archie before breakfast. 8. May kumakatok, surely nurse on duty ito. Medication or handover siguro. Big surprise si Professor Mahmood bringing basket ng fruits. Siya po ang medical head ng aming ICU at professor po sa isang tanyag na University College of Medicine sa Saudi Arabia. He want to see how good the improvement ni Boss Archie. Siya rin po ang head ng surgeons na nag-opera kay Boss Archie ng burr hole at craniotomy. Ang pagbisita niya ay sabay surgical rounds na rin. Tiningnan niya ang sugat ni Boss Archie at hilom na. Sinabi niya, okay lahat ng neurological CT scans ni Boss Archie. At yung weaknesses ng right-sided weaknesses ng upper at lower extremities ay babalik din through rigid rehab at physiotherapy. Though it will take time, maganda lahat ng explanation ni Professor Mahmood. He even mentioned, I have a great respect and admiration sa iyo, Christian. You are very lucky to have someone like him. He don't give up easily. I have great respect to Nurse Christian. Tahimik lang po akong nagpasalamat sa kanyang pagbisita at papuri habang pisil ko ang kamay ni Boss Archie. Then, after 15 minutes, nagpaalam na po si Prof. Mahmood. We said thank you at hinatid ko po sa labasan si Prof. Mahmood. Then, nakita ko itong si Beta na beklita sa labi. Hey, do you work here today? Nope, nagluto lang ako ng breakfast para sa inyo ni Boss Archie. Wow naman, but you don't need to do this dahil breakfast supply will be on the way. Pasok ka, Beta. Nag-good morning siya kay Boss Archie. Ganon din po ang tanong ni Boss Archie to Beta, are you on duty today? Without lying, sumagot po si Beta, hindi po sir, I just brought some breakfast sa inyo ni Christian. Wow, really? Thank you at kung ano po ang pwede kong itulong sa inyo. First night shift ko po mamaya, available po ako to give you a hand. Oh, that is so sweet naman, tugon ni Boss Archie. Kuya E, dahil nandoon na rin po si Beta, I ask him if he is happy to give me a hand. He will give a bath, full bath shower, shampoo and body scrub si Boss Archie kung okay sa'yo. What is your name again? Sabi ni Boss Archie. He answered, you can call me Bea, as in Bea Alonso. Nagbiro pa itong si Beta na Bea daw siya para kay Dominic Roque, also known as Christian. Napatawa tuloy ako, Kuya E. Alam mo ba, Christian, kamukha mo yung artistang si Dominic Roque. So yummy at sexy. We, sabi ko. Totoo, super hot mo, Christian. Stop it, sabi ko. Eh bakit ka nagbablast? Ang gagong Beta, ginugil pa ang at pinakita kay Boss Archie. Pati tuloy si Boss Archie ay nagulat. He must be you. Nagtawanan po kami. Yes, my Christian is the most handsome guys in the world. Sabi ko, that is not true. Being good-looking does not give you a license to be proud. Just be grateful sa magandang genes ng biological parents mo. Nagtawanan kami. Nag-offer ako ng tea or coffee for all pa bago bigyan ng full bath si Boss Archie. Nag-prepare po ako ng lukewarm water sa bathtub para po sa paliligo ni Boss Archie. Nakakatuwaan po sa kwentuhan ni Boss Archie at Beta. Estebea po pala. Madaldal si Beta. Kuha niya ang kiliti ni Boss Archie. Nadidinig ko sa usapan ang mga questions na ito. How long have you been friends with Christian? Do you live in the same place in the Philippines?
Have you been working together in the same hospital in the Philippines? Ito po ang mga tanong ni Boss Archie kay Beta. Nakita ko po, nag-i-enjoy silang dalawa. I helped Boss Archie to get off bed, walk slowly sa bathroom para mag-toothbrush, and after that, I asked Beta to give me a hand para mailagay si Boss Archie sa bathtub. Of course, kailangan namin ng privacy ni Boss Archie. Nahihiya naman pong magpapaligo si Boss Archie kay Beta. Si Beta po ang nagpalit ng bedsheets, pillowcases, top sheet at duvet cover. Alam naman po ng mga nurses on duty na isa rin siyang staff nurse ng hospital. Nag-enjoy po si Boss Archie sa bathtub. I left him there for a while after I gave him a full body scrub. I just left the bathroom door slightly open para in case of emergency. Nakikita namin si Boss Archie habang inaayos na namin ang beddings at clothings ni Boss Archie after his bath. Ang daldal po ni Beta. Swerte at inggit talaga ako sa inyo ni Boss Archie. Very caring ka, Christian. Gagaling siya agad. Ako kaya, kailan gagaling ang malungkot kong puso?